Hindi rin po ito pwedeng maging dahilan kung bakit dumadami yung iyong tagyawat or pimples. Hindi rin po ito ang dahilan kung bakit hindi ka tumangkad dahil sa kakaganon mo, eh, nabansot ka na. Hindi po totoo yung mga yan. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong lahat. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng konting favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button dyan po sa baba. At huwag niyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys, is about pagsasarili. Ito po ay matagal ng requested video po ito since last month pa. Patuloy akong nakakatanggap ng mga requests until now. So I decided na gumawa na lang po ng video. Although marami na po akong nakikita gumagawa ng video regarding dito, mga doctors and mga medical practitioners. So I'm pretty sure meron na rin po kayong alam tungkol dito. Ang unang tanong is, may masama po bang dulot ito sa kalusugan? Nakakasama sa inyong paglaki? Nakakabansot daw? Hindi na raw kayo lalaki kapag madalas nyo itong ginagawa? Maaring maka-apekto daw ito sa inyong erection? Ari daw mag-cause ng infertility? Lahat po ito ay hindi totoo. Kasi ang pagsasarili ay nakakabuti sa inyong kalusugan. May mga health benefits po itong naibibigay sa atin. Number one is nagre-release ng sexual tension. Nakakatulong ito sa mahimbing na pagtulog. Nakakatulong ito para ma-improve ang iyong body image. And ini-improve din ito ang iyong self-esteem. Tumutulong din ito sa mga muscle tensions, menstrual cramps, or regla. Pag may regla yung babae, di ba? Masakit yung puson. Nakakapag-strengthen din ito ng muscles doon sa pelvic area and doon sa anal areas natin. Nararamdaman natin sa pakikipagtalik at sa pagsasarili ay pareho. Pareho po itong nagre-release ng endorphins. Ang endorphins po, yan yung parang pain reliever na nagbablock ng pain sa katawan natin. At once nan-release to, nakakaramdam tayo ng magandang pakiramdam. Another question is, ilan beses po ba dapat ito ginagawa? Iba-iba yan. Yung iba, ginagawa ito ng madalas. Yung iba naman, ginagawa ito 1 beses sa isang araw, 1 beses sa isang linggo, o 1 beses sa isang buwan. So, depende po iyan. At yung iba naman, hindi talaga gumagawa nito. But ginagawa mo man to o hindi, gaano man ito kadalas na ginagawa mo, all of this are perfectly normal. Kung ang pagsasarili mo ay sobra-sobra na to the point na nakaka-apekto na ng iyong trabaho, o nakaka-apekto na ng iyong social life, siguro dapat kumonsulta ka na sa mga counseling or therapies. Pero kung hindi naman naapektuhan ang pang-araw-araw na buhay mo neto, well, you are perfectly normal. 10 sa mga kaibigan mo, 7 hanggang 8 dyan ang gumagawa nito. Hindi lang po mga lalaki ang gumagawa nito, marami rin pong babae ang gumagawa ng pagsasarili. Na naman pong masama doon as long na sa sarili mo yan ginagawa at hindi sa ibang tao. Then, another question is, it's okay po ba na magsarili if you're in a relationship? Well, depende sa inyo yan. But for me, definitely, wala akong nakikitang masama dyan. While you're in a relationship, ay hindi ibig sabihin no, na hindi ka nasasatisfy doon sa partner mo. Ipo, ganun yun. Maybe it's just a great way to figure out kung nasaan yung mga spot pwede mong sabihin sa partner mo, kung saan ka nakakaramdam nung stimulation talaga. So that way, pareho kayong happy, nagbibigay ng mas maraming sigla at saya sa relationship ninyo. Depende po sa inyong dalawa yan, but for me, wala akong nakikitang masama doon. Another question is, may pagkakaiba po ba ang pagsasarili ng babae sa pagsasarili ng lalaki? Well, actually, mas maraming similarities ang pagsasarili ng babae at lalaki kesa dun sa pagkakaiba. That's because everyone masturbates differently. So, walang tama, walang mali kapag ini-execute mo na ito sa sarili mo dahil ikaw nga ang nakakaalam no, yung mga body parts. So, regardless of your gender, babae ka man o lalaki, is healthy. And totally normal. It's a great way to know your body and what feels good. It's 100% safe
para sa pregnancy and sa mga STD. Last question is, pwede po ba kayong magbigay ng mga tips bago ito gawin? Okay, again, ang pagsa-sterilization is a great way to know your body. Hindi ka dito magiging bulag, hindi ka dito magiging paralyzed kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito. Dahil ito ay perfectly healthy and normal. Mapaanong gender mo pan, babae or lalaki ka. Hindi rin po ito pwedeng maging dahilan kung bakit dumadami yung iyong tagyawat or pimples. Hindi rin po ito ang dahilan kung bakit hindi ka tumangkad dahil sa kakaganon mo, nabansot ka na. Hindi po totoo yung mga yan. But before mo gawin ito, siguraduhin mong malinis yung kamay mo bago mo hawakan ng iyong junjun, ang iyong pipay, lahat ng parte na private at sensitive part ng katawan mo, make sure na malinis po ang kamay natin. Second is, gumamit ka ng magandang lubricant. That way, kapag ka dry kasi yan, magbibigay ng mas matinding friction sa balat natin. Siyempre, dry yan, so kikiskisin mo yan, possible na matear o medyo mapunit, maliit na punit, yung balat natin. At once na nasugat yan or nagasgas, hindi na po tayo komportableng gawin yan. Plus, syempre, may hapdi ka ng mararamdaman. So, make sure gumamit po kayo ng magandang lubrication. Kung may mga toys po kayo, better na palaging malinis ito bago nyo gamitin at pagkatapos ninyong gamitin. Pong i-share sa multiple partners without cleaning your toys. Kasi pwedeng mag-cause ng ano yan, ng STD. Dahil nga ipinahiram nyo sa ibang tao, so pag ibinalik sa inyo, possible na magkahawaan. Tip is, make sure na sa private na lugar ninyo gagawin yan at komportable kayo para hindi po kayo maistorbo. Baka mamaya ginagawa nyo yan, then may kumakatok sa pintuan nyo or inuutusan kayo ng nanay nyo na bumili sa kabilang tindahan, nako, maistorbo kayo. And ang pagsasagawa po nito ay hindi senyales na ikaw ay baliw, manyakis, or weird na tao. Marami pong gumagawa nito. Marami pong health benefits na naidudulot sa atin ito. Yung iba, ginagawa ito dahil gusto nilang ma-relax, matanggal yung kanilang tension, mabawasan ang kanilang stress, wala yung mga partner nila sa tabi nila, or single sila. As long na personal decision nyo iyan, that's normal. At walang pumilit sa inyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito sa inyo at nasagot ko ang inyong mga questions. Pakibigyan lang po ako ng isang malaking thumbs up kung nagustuhan niyo po ang video ito. At comment down below, huwag niyo pong kalimutan. And also, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!